Inaasahan din sana na magkaroon ng pagbabago sa larangan ng ekonomiya kasi ang pagdating sa stocks. Even foundation, gusto namin bigyan pansin yung ekonomiya, hindi lamang dahil yun ang pinakaminatrabaho namin, kundi yun lang din ang pinakamaraming apektado sa Pilipinas. Kung ano man takbo ng ekonomiya, milyon-milyon pinapektado doon. So tingin namin isang napakalaga talaga na tulad ng pansin ng Duterte administration ay yung ekonomiya. Baka nabalitaan nyo na, may nag-inap na People's Summit kung isang araw sa UP Film Center. Natapos na ilang dosena ng mga konferensya, pre-summit na meeting, mga pulong. Nagbuo ng People's Agenda, yung hindi na Ipon Foundation, hindi yung napakaraming mga organisasyong central organizations. Nagbuo ng 15-point program for nationalism and progressive change. Nagbuo ng agenda for the first 100 days ni President Duterte. At na pleasantly surprised, nagulat din kami na kahapon ang imbitasyon ni President Duterte bago mong bukas yung kanyang cabinet meeting. Inimbitin yun ang mga leaders ng mga people's organizations na nagbuo ng agenda na yun, inimbita sa palasyo. So, medyo for the first time in ever na nagkaroon ng rally, bigla na lang dumating yung PSG, sinundo yung ilang mga leaders. So nagkaroon ng pagkakati na personally ipasa yung programa na yun kay President Duterte. Liban pa dun sa mga incoming cabinet members siya tumunod dun sa People's Summit dun sa UP Film Center. So tingin namin, hindi pa niya yung pagbabago ng gusto natin, mahabang proseso naman yan, mag-ayon. Pero tingin namin, may possibility na bumukas ngayon kasi lalo ni ng incoming administration na may tunak yung ilang klaseng pagbabago. Ang tingin namin, isang maaring i-maximize kay President Duterte, nakita naman natin tipig niya sa usapinang teritoryo. Yung pag-git ng soberanya ng Pilipinas, sa usapinang politika, sa usapinang teritoryo. Tingin namin siguro, kailangan ipihit ng konti din na ikitin niya yung soberanya ng Pilipinas sa ekonomiya. So, sige sa lahat, tingin namin, kung hindi magmula sa ganang klaseng balangkas ng dating administrasyon, ikitin yung soberanya ng Pilipinas sa ekonomiya, na kapat Pilipino, hindi kinabang din sa rekurso ng bansa, sa nakasipagawa natin, kung walang ganang klaseng pagpihit yung incoming administration, marami siya talaga ang malayang na problema natin sa kahirapan, kawalang trabaho, minimilyong OFW siya hindi ma-resolve. Kaya yun look ko, yung binuong agenda for the first 100 days, may limang areas siya, yung economy, social policy, governance, civic human rights, saka national sovereignty and territorial integrity. Tingin namin, again, as Ipon Foundation, nag-contribute kami ng papel doon tungkol sa pambansang negosyasyon. Paniniwala ng Ipon, kaya-kaya matigil sa kapamilya ng industrial ng Pilipinas kung meron lang siya tamang mga pakasalan. So pagkaman nasabi ni President Duterte, leadership ko sa economics, ganun pa man, delikado kung ipapubayan lang niya yung economics kung karewang klase ng mga ekonomista na nagpatap na ekonomiya sa nakang administrasyon. So tingin namin, positibo na may kabukasan si President Duterte dun sa agenda ng mga progresibo. Tingin namin, positibo din na at least kung hindi siya ng panahon kung nakakabigil yung schedule kahapon kasi siguro pinitiyan sa inauguration speech na i-receive yung people's agenda. So inaasahan din na bagamat sinasabi hindi siya ekspert sa ekonomiya, kung meron siyang basic na paninindigan para sa mga mga Pilipino, inaasahan na magkakaroon ng pagbabago sa pag-iisip dun sa imitin ng mga patakaran ng umpisan ng mga administrasyon, pinagpatuloy ni President Aquino at ang dulot na napakalaking problema sa ating Pilipino. Napaganda ng input ni Sabi, no? Sa totoo lamang, ay yung nakikita natin na tao ng globalista sa crew ni Presidente Duterte, eh, dapat naging ng counterforce yan. Nakapalaw ni Sunny Africa. Dapat nga naging kaan kahit Undersecretary Sunny. Dahil kung hindi, ay malulubak talaga yung ating Presidente. So we have to do something. At kung tayo rito mismo ay ilabi natin si Sunny or anyone na alam nating nationalist, ay hindi malulubak yung ating leader. Dahil sabi naman niya, di ba? Kaya I hope yung sinasabi ng ating Presidente, Bishop Dayan, ay makalimig sa kanya na kailangan merong counterforce. Angel and demon operation. Kasi kung hindi, ay talagang kitang-kita mo na yung laro eh. Eh kita mo lang, nung hindi pa nakakaupo si Presidente, nadagdagan na agad yung ebat ng 3% pa eh.
Oh, eh kung hindi naagapan niya, di nagkandalo-kulungan na agad, nagkalis na agad ang tao. Secondly, yung sinabi niya na nasa na yung tatlong general. Oh, huwag na natin kalimutan natin yung tatlong general na yan kung hindi nila may lalabas. Pero, kailangan makita yung big fish. Dahil kung walang mahuhuling financier ng droga, kasi, why prolong the agony? Yan, dapat hihingin ako sa sandal ito, no? Pero, very clear naman. Na lahat ng mga nangyayari, hindi mo na kailangan gawing casualty ang ating mga law enforcer. Sa barangay pa lamang, eh, tapos na yan eh. Kung talagang tatrabahuhin ang gusto, yan ang dapat na maging mandate ng local government. I-overseer. Hindi yung police lang ang hawak niya, police eh. Puro, alam mo naman, ang kailangan niya mga iskalawag si uniform, puro pera yan. Cut the head. Ba't ka magpapadala ng napakalami sundalo sa sulo, sa Masilang? Eh, hulihin mo lang yung financier at mastermind itong mga Abu Shabu. Tapos na yan eh. Oh. So, ba't ko pa ba? Why prolong the agony? Dapat makating kay Johnny Basco yan, Bishop. Nabanggit niyo po na initially, tama mga political moves ni President Duterte. Pag-accommodate sa mga radical, no? For example, no? Pero sa inyo yung pananaw, no? Ano po ba ang mga economic policy na ayaw niyong gawin ni Duterte? Compared doon sa nakaraang administration. Siyempre, yung mga makamista. Pero tingin natin... The major one. Dapat, yung sinabi na kahapon na kikilalanin niya yung lahat ng mga obligasyon ng Pilipinas, ng mga treaties, international agreements, may problema kami doon kung tumapatakol din din sa mga kasunduan sa ekonomika. Kasi sa ngayon, pagkatapos ng tatlong dekada ng globalisasyon, pumasok ang Pilipinas sa mga kasunduan sa ilalim ng World Trade Organization, pumasok sa kasunduan sa loob ng ASEAN, pumasok sa kasunduan sa Japan, ngayon nakikipag-usap sa China, din sa RCEP, nakikipag-usap sa European Union, ayos ng TPP agreement, at handa-handa na pumasok sa isang Trans-Pacific Partnership sa US. Tingin namin ang isang napakalayang gawin ni President Duterte na walang sa-isayang pag-undad ng ekonomiya kung hindi niya gawin ay balikan, i-review yung pagpasok sa mga to kasi natali ang kamay natin. So ngayon, yung mga bansang na kausap natin dyan ay napunayakan ng sarili sa pagpapatupad ng maraming mga papakas sa ekonomiya pero sa pagpasok ng kasunduan na yan, tinali natin ating mga kamay at pinagbawal tayo na gamitin yung isang mga papakas ng protection at suporta sa Pilipino industriya. So kumbaga, isang tingin natin napakalagang pagmumula nun ay baguhin yung attitude towards yung dayuhan pamumuhunan, huwag ibigay lahat sa dayuhan, baguhin ang ating mga kasunduan, mga tratadong ito, na kinakikilayaan tayo na magpatupad ng mga tatanggal na ipuundod natin, hindi lamang yung nakikinabang at kailangan ng mga dayuhan sa rekurso ng Pilipinas. So tingin namin, mayor na mayor yun, makipang pwede siyempre, pero kung hindi ma-resolve pa yun, kung nakataling kamay natin, yung iba ay tutkot na lang yun at sa ito walang ganap ng pagkabagay. Bishop, ito lang siguro may katagdag ko dito sa sinasabi ni Sunny. Number one, kailangan natin ng policy review. Kailangan natin audit ng mga USA agreement na yan. Thirdly, accountability. Kasi kung walang accountability yan, magiging vicious cycle, mag-replace ng isang gobyerno. And the only way to do it is to a group of people na think tank na kapanaw ng ginawa nila Bishop tayo dito, which could be a help to the president. Actually nga, kaya nga swerte tayo nandito si Bishop Tayag dahil siya ay direct sa mga Diyos, no? At siya ay makakatulong sa mga Bishop na kapit dito ngayon. Na ito, ano ba ang nakakatuwa rito, Bishop? Ano? Ang mga iniimbita ko rito ay talaga ang mga tumulong kay Duterte na hindi pumupunta ng Davao. Hindi ka pa yung mga ibang nagmumunlay sa Davao eh, puro mga bata na sindikato yung ilan dun eh. At pati yung mga, alam kong tumulong sa ibang gobyerno na kandidato ay nakagulat at nakikita mo sa video yung nilalabas eh. So sana ay makarating itong sinasabi ko sa mga kapareho mo na malalapit kay Presidente na mabigyan naman where credit is due. Hindi yung pareho ng mga iba doon na nagmumulay, nagulat ka, mayroon ang pwesto agad. Eh alam mo naman na yan, hindi naman tumulong talaga kay Presidente. Sa kanila lang yun, kahit na tumulong o hindi, importante, may credibility at meron gagawin tama sa para sa bayan. Yun ang importante ron.
ang laki tayo ng problema sa droga, pero malaki rin problema din sa ekonomiya. Kung namin isang lahat ng problema na ayos naman, pero kailangan mga panimulakakbang, isang konkretong proposal ng People's Agenda ay magdeklara si President Duterte ng mayon na strategiya para sa pag-unat ng bansa ay pambansang industriya. At sa tingin namin, kung magdeklara ng gawin yung formal declaration of policy ng pambansang industriyasyon, nasa essential kailangan makabayan siya. Ibig sabihin, Pilipino ang nakikinapang dun sa recurso natin, trabaho natin. At dapat demokratiko. Ibig sabihin, mami ang Pilipino, hindi mga elitista, hindi mga oligarkiya, hindi ilan lamang nakikinapang. Tingnamin niya ng napakalagang panibulang akbang sa pamunod ng ating bansa. Naasahan namin, wala pa yun ngayon, sa totoo lang, pero inaasahan namin yung kapukasin mo ngayon, Duterte, dun sa pag-isip mo ng idea, yung tinting ni Mayor Duterte na ikita sa kapag ng Pilipinas. Sana tumawin din sa pagkakitin sa dalang pagkakitin sa dalang sa ikin. Galaw-galaw kay harot-harot tingnan maliksi di mapigil ang gaslaw. Galaw-galaw ang lahat ginagalaw napakaharot at pakialam. Galaw-galaw kung tawagin siya'y ganyan kang karot na trumpong tumatara. Galaw-galaw nakalilitong masdan at haliparot kahit saan.